Okay, so ngayon, tuturuan ko kayo kung paano magpalit ng strings ng gitara. Ayan, naputulan kasi ako. So, pakita ko sa inyo kung paano. So, pag naputulan kasi ako ng string, kahit isa lang yan, pinapalitan ko na yung buo or lahat para malinis ko din yung ilalim. Tsaka, ibig sabihin kasi nun, luma na yung strings, no? So, first, kailangan natin ng patungan ng gitara para maayos nating mapalitan. So, ginamit ko is yung diaper ng anak ko. So, tanggalin muna natin lahat ng strings ng gitara para mapalitan natin. Pag pala bibili kayo ng strings ng gitara, piliin nyo lang yung 11, yung gauge, yun yung mas manifest, bagay na bagay sa beginners. Mas madali kasi siyang tipahin. Sabihin nyo lang yun sa pagbibilhan nyo. And, linisin na natin yung headstock, tanggalin natin yung mga alikabok. Tapos, dito naman natin tanggalin sa may body. So, madali lang tanggalin yan. Ayan, pindutin nyo lang sa ilalim. Ayan, tapos lagay naman natin yung mga strings na dyan sa body para mamaya kapag nasa headstock na tayo, dire-diretso tayo, hindi na tayo pabalik-balik dyan. Bago tayo magpasok ng strings dito sa headstock, i-align muna natin lahat ng butas. Dapat parang nakatapat dun sa body or dun sa fretboard. No? Ayan, so pasok na natin yung 6th string. So, dyan tayo magsimula. Tapos, kailangan kasi nating sukatin yung allowance or kung gaano kahaba yung iikot natin dito. So, ang ginagamit ko dyan na pangsukat is hinlalaki lang. Ayan, so parang 1 inch yun or leg pass. So, ayan, tatandaan nyo lang dun, tapos hihigitin nyo. So, yun na yung allowance natin. Na? Tapos kukunin natin tong dulo ng string. Ayan. So iikot kasi natin 'yan. So iikot natin, ipapasok natin dun sa ilalim. So sa ilalim natin ipapasok, wag sa taas. Okay? So kukunin natin yung dulo ulit pagkapasok sa ilalim. Ayan. Tapos hihigitin natin ganyan. Parang ibebend natin siya. Okay? Tapos hihigpitan. Okay? Ayan. Tapos ibebend naman natin papunta sa gitna nung headstock. Okay? Ayan. Yung pagbend niya kailangan parang bend na bend talaga kasi yun yung magsisilbing parang lock nung string kapag winawind na natin. Okay? Kapag nakuha na natin 'yan or nagawa na natin 'yan, pwede na natin siyang pihitin. Pwede na nating higpitan. Huwag muna nating itono, higpitan lang muna natin tsaka na yung pagtotono. So habang pinipihit natin, kailangan natin i-guide si string. Ayan, na kailangan nasa ilalim lang talaga siya kasi minsan umakyat yan or tumataas. So kailangan lang natin nasa ilalim siya. Ayan, tulad nung ginagawa ko dyan, ginaguide ko lang yung string na nasa ilalim talaga dapat. Okay? So yung nasa nakalawit dyan na mahaba, hayaan lang muna natin. Tatanggalin natin yan mamaya. So, ganun din yung gagawin natin dito sa dalawang bass string sa taas. Yung 5th at 4th string. Same na same ng procedure dun sa ginawa natin dun sa 6th string. Yan. Tulad nun, kinuha ko ulit yung allowance. Okay? Tapos ibebend na ganyan para makuha yung lock. Okay? Again, yung pagbebend kapag nasa bass string kayo, yung 6th, 5th, 4th, papunta sa gitna ng ng headstock. Tapos ayan, ayan, pinapakita ko ulit sa inyo, ginaguide ko yung string para nasa ilalim lang siya. Okay? Pagdating dito sa mga high strings, ayan, parang same din siya nung ginawa natin sa bass strings. Medyo iba lang yung direction nung mga strings natin no, kapag iniikot na. Tulad nyan, ipapasok pa din natin sa ilalim nung string kapag iniikot. Diba? Same pa din, magkaiba lang ng direction. Diba? Tapos kapag ibebenda natin siya, papunta pa rin sa gitna ng headstock. Okay? Okay, mag-alala dito, hindi naman siya biglang mapuputol agad, lalo na kapag bago. No? So, kailangan nyo lang muna talaga is higpitan siya. Tsaka na natin ito, no? Okay? So, same din sa 2nd tsaka sa 3rd string. Ganun din ang gagawin natin. Okay?
Yung pag-iikot pala nung pangpihit ng tono or ng string ng gitara. Magka-opposite yan, ha? Dun sa bass tsaka dun sa high note, high strings. Okay? Ayan. So, puputulin natin siya, yung mga nasa taas or yung mga sobra na string. Huwag niyong iikot. Okay? May mga nakikita kasi yung mga nagigitara or nagko-cover or tutorial minsan. Iniikot nila yung strings. Okay, putulin nyo. Huwag naman kayong... Huwag naman iikot. Okay, so dapat ganyan na magiging itsura niya. Okay? Medyo malaki lang yung plies kung nagamit dyan. Kaya may mga sobra-sobra siya. Kapag may mga sobrang string dun sa dulo, diba? I-adjust nyo lang tulad nung ginawa ko dun. Ayan, so dapat ganyan ang itsura ng strings natin sa headstock. Huwag nyong iikot, please lang. Okay, so sana nakatulong to. Kapag may request kayo na tutorial, comment nyo lang dyan sa baba. Maraming salamat.